Panginoon, salamat po sa napakagandang pagkakataon. Muli, meron po kami para bulay-bulayin ang inyo pong mga salita. At patuloy po na kami ay makadama ng inyo pong pagtutuwid, pag-comfort sa amin, at pagbibigay kaalaman sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita ninyo na aming pag-uusapan ngayon. Tulungan niyo po na magkaroon ng personal na aplikasyon sa aming po mga buhay, ang mga talatang aming po mga pag-uusapan. Kayo po ang tunay na mangusap sa amin at sa patuloy ninyong sabihin sa amin ang inyong po mensahe na aangkop sa aming po mga pangangailangan. Pagpalain po ninyo ang aming po mga kababayan na patuloy pa rin pong bumabangon dahil lang po sa Bagyong Karding. I-bless yun po sila, i-bless yun po ang aming mga pamahalang bayan para po matugunan ang mga pangangailangan na kanila pong mga nasasakupan. Pagpalain din po ninyo kami sa araw-araw ng aming pong mga buhay. At sa ganitong mga pagkakataon, lalo po namin nakikita ang inyong pong pagkilos, ang inyong pagmamahal, at ang inyong pagkalinga sa bawat isa po sa amin. Muli po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, in Jesus' mighty name. Amen. Kayo po, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Sino po po ang nariyan? Si Sir Lolita Maligsa Cabrera. Good evening po. Ayan. Sino ba? Si Sir Rubilin Panisales. Blessed evening. Ayan. So, good evening po sa lahat ng nariyan. Okay. So, lesson po natin from the book of Proverbs pa rin, chapter 27, verse 23 up to 26. So, yan po yung ating pong pag-uusapan. Babasahin ko po munang lahat. Ano po? Una, Kawikaan 27, verses 23 to 26. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alaga ang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman, ganun din ang nasa kapangyarihan. Verse 25 and 26, putulin muna ang dayami, saka gapasin ang damo, sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan, at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaaring ipagbili sa bukid. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. So papuri sa Panginoon sa pagbasa pa lang ng kanya pong mga salita. Dito po sa mga talataan makikita natin yung pagtuturo ni Haring Solomon kung papaano kikita ng pera, papaano makukuha yung mga basic necessities, basic needs natin, paano magkakaroon ng pagkain, ng damit, ng mga pangangailangan ng tao. Ano? At kung papaano mananatili yung blessing na ito ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano? Kasi mahalaga yan na dapat nating matututunan. Ano po? Sa ating pong mga buhay, kailangan matutunan natin paano magkakapera at paano mapapanatili yung pera sa ating buhay. So dapat natututunan natin paano magkakaroon o ma-achieve yung mga basic necessities at paano hindi tayo iiwan ng mga basic necessities na yan sa ating po mga buhay. So tinuruan tayo ng ilang mga principle ni Haring Solomon. Ano, dito sa mga talatang ito, chapter 27, verse 23 up to 26. So, let's start in verse 23 and 24. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alaga ang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman. Ganun din ang mga nasa kapangyarihan. So, sabi ni Haring Solomon, number one, bantayan mo ang iyong kayamanan. Bantayan mo yung pinagkukuhanan mo ng blessing. Bantayan mo yung kinukuhanan mo ng mga basic necessities mo. So sabi ni Haring Solomon, tignan mo yung mabuti. Bantayan mong mabuti. Parang ganito yan eh.
Tingnan mo yung bank book mo, puro deposit ba o puro withdrawal? Pag puro withdrawal, delikado yun. Dapat merong deposit. Ano? So, dapat mas madami ang deposit kaysa sa withdrawal. Pag ang pera mo ay puro withdrawal, eh delikado yun. Kaya sabi ni Aring Solomon, bantayan mo. Titignan mong mabuti. Ano? So, kung ano man ang pinagkakakitaan mo, ano man ang kinukuhanan mo ng blessing, bantayan mong mabuti. Tignan mong mabuti yan, sabi niya. Bakit daw? Sabi niya, alagaan mong mabuti ang iyong kawan. Sabi niya, so titignan mong mabuti, babantayan mo, then alagaan mo. So, kalimbawa, may business ka, alagaan mo yung business mo. Kung may trabaho ka, alagaan mo yung trabaho mo. So, kung ano man ang pinagkukuhanan mo ng mga basic necessities mo, bantayan mo. Sa kanila kasing panahon, ang usual lang naman nilang mga pinagkukuhanan ng kanila pong mga pangangailangan eh sa pamamagitan ng kanilang mga pananim, sa kanilang mga gulay, sa kanilang mga punong kahoy, at higit sa lahat sa kanilang mga hayop. So literally, ang sinasabi dito ni Aring Solomon, o tignan mong yung mga hayop, baka naman nagkakasakit na sila, nagkakanda peste-peste na sila, eh baka ang mga hayop mo nauubos, hindi dumadami, hindi nag-aanak, nagiging puro lalaki, tapos walang babae. So sabi niya, okay, puro babae, walang lalaki. Eh hindi yan dadami. So tignan mong yung pananim, baka naman ang bukid mo, ang iyong gulayan, ang iyong mga punong kahoy, ay inuuod, nasisira, nagbubunga pero hindi nagtutuloy. So sabi niya rin sa lumang, bantayan mo yan. Tignan mong mabuti. Why? Kasi sabi niya, di mamamalagi ang yaman. So sabi niya rin Solomon, bantayan mo ang iyong kayamanan, ang pinagkukunan mo ng yaman, kasi hindi yan nagtatagal. For riches do not endure forever. Ang mayaman ngayon, pwedeng hindi na siya mayaman bukas. Wala namang kasiguruhan yan. Yung may pera ngayon, pwedeng wala na siyang pera bukas. Ganyan lang naman yun eh. Yung may trabaho ngayon, pwedeng wala na yung trabaho bukas. Yung merong business ngayon, pwedeng wala ng business bukas. Yung maganda ang kita ngayon, di ba? Alam mo, may business ka. Di ba? Ganyan ang business. Yung meron time na mataas ang benta, meron namang bagsak, meron namang sunod-sunod na bagsak ang benta, hanggang sa magsara ka na. O, ganun lang nangyayari sa mga ari-arian natin o mga pag-aari natin o mga pinagkukuhanan natin ng mga blessing ng ating Panginoon. So, hindi laging, sabi nga nila, hindi laging Pasko. Hindi laging okay ang buhay. Gaya ni Hope, di ba? Just in one day, lahat ng bagay sa buhay niya nawala. Kanyang mga ari-arian, di ba? Naghihirap siya eh, nagdusa siya eh. Samantalang nung buksan ang tabing, ipinakilala si Hope, siya ang pinakamayaman sa silangan. Pagkatapos ay biglang boom, oh, wala nang lahat sa kanyang buhay. Nawala ang lahat. Just in one day. Imagine that. Kasi nga, riches do not endure forever. Hindi yan panghabang panahon. Yung ganda ng buhay ngayon, hindi mo pwedeng panghawakan eh. Marami na rin siguro tayong kilala na mga taong pinagkalooban ng magandang buhay pero ngayon mahirap na. Mga taong nakapag-abroad, nagkaroon ng pagkakataong mangibang bansa, gumanda ang kita, gumanda ang buhay, pero ngayon wala na. Ganyan lang naman ang buhay eh. Minsan dumating sa buhay nila, masaganang masagana sila, pero ngayon nga. Kasi riches do not endure forever. Hindi yan panghabang panahon, hindi mo pwedeng panghawakan yan eh. Kaya may bilin si Haring Solomon, bantayan mo. Pag mas na mong mabuti, tinitignan yan. Huwag kang malilibang na maganda ang benta ngayon. Huwag kang malilibang na maganda ang pasada ngayon. Huwag kang malilibang na maraming huli ngayong isda. Kasi dumarating ang araw na kahit ihagis mo ng ihagis ang lambat, wala kang mahuhuling isda. Kahit magpaikot-ikot ka, wala kang makukuhang pasahero. Kahit marami ka ng promo sa iyong
business, darating ang oras na wala nang kakain sa inyong kainan kasi marami nang bagong pwedeng puntahan. Ganun lang naman ang buhay eh. Kaya dapat tinitignan mo yan, binabantayan mo. Kasi pag hindi mo binantayan, hindi mo tinignan mabuti, hindi mo pinagmasdan, magugulat ka, biglang wala ka na. Ganun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. So kung meron kayong mga hayop, bantayan mo. Kung meron kang mga pananim, bantayan mo. Kung meron kang business, bantayan mo. Lahat. Ganun ang ibig sabihin. Ano po? So bantayan mo yan, pagmaslan, tingnan mabuti, para magawa mo yung dapat gawin. Diba? Kung lumulubog na, makagawa ka ng paraan para muling makaahon. Kung malapit ka ng matanggal sa trabaho, gumawa ka ng paraan para hindi ka matanggal. Ganun ang ibig sabihin. Binabantayan. Yung bang ngayon ay okay ka sa boss mo, pwedeng bukas hindi na siya okay. Ganun lang ang buhay. Because riches do not endure forever. Verse 25. Putulin muna ang dayami, saka gapasin ang damo na para, sa parang habang inihintay ang susunod na anihan. Ulitin ko. Putulin muna ang dayami, saka gapasin ang damo sa parang habang inihintay ang susunod na anihan. So sabi ni Haring Solomon, habang wala pang anihan, kasi katatanim mo pa lang, sabi niya, putulin mo muna yung mga, gapasin mo muna yung mga damo. Yan ang ipakain mo siguro sa mga alaga mong hayop. Pwedeng ganun ang ibig niyang sabihin. In other words, gumawa ka ng ibang pwede mong gawin to be productive every day. Kung mahaba ang oras bago dumating ang anihan, magtrabaho ka muna, gumawa ka muna para hindi nasasayang ang oras. We need to be productive every day. Tandaan niyo ito mga kapatid, mga kaibigan. Yung pananim, lalo na ang palay sa bukid, bago yan anihin, umaabot siya ng 130 to 136 days. Ganong kahaba yan, ganong katagal. Simula nung siya ay isabog mo, itanim mo, bibilang ka ng 136 days bago mo anihin yung pananim mo. Ganong kahaba, ganong katagal. Eh usually, ang mga magbubukid, ang gagawin yan, mag-aantay na siya ng 136 days. Eh ang haba nun, ang tagal mo. Sabi ni Haring Solomon, habang naghihintay ka, maging produktibo ka. E di magtanim ka ng gulay sa bakuran mo. Gumawa ka ng ibang pwede mong pagkakakitaan. Kesa naman nakahiga ka rin, nakahilata ka, nag-aantay ka ng araw ng anihan. Huwag mong hintayin ang araw ng anihan. Gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng pagkakakitaan. Habang hinihintay yung panahon ng anihan. Ganun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Kagaya yan ng mga kababayan nating mga ipugaw. Diba? So anong ginagawa nila? Pagkatapos nilang magtanim doon sa kilalang-kilalang rice terraces. Diba? So pagkatapos nilang magtanim dyan, alam nyo kung anong ginagawa nila? Diba nag-wood carving sila, diba? Tapos meron silang mga handicrafts, mga hand-woven fabrics, na ibinebenta nila sa mga turista. So habang inihintay nila yung araw at oras ng anihan, kasi matagal yun, 136 days. Alam nga namang nakatingala ka lang at nakanganga habang inihintay mong anihan. So ang ginagawa nila habang inihintay yung araw ng anihan, nag-wood curbing sila. Gumagawa sila ng mga pagkakakitaan nila na pwedeng ibenta sa mga turista. Ganun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Huwag kang tumunganga na inihintay yung araw ng anihan. So kailangan maging productive tayo everyday ng ating pong mga buhay. So in the same way, habang nag-aantay kayo ng tawag sa trabaho, habang nag-aantay kayo ng, di ba, kasi di ba pag nag-a-apply ng trabaho, ano sasabihin nung in-applyan mo? Tatawagan ka na lang namin. Eh, nag-antay ka ng tawag. Two weeks na, hindi ka pa tinatawagan. 1 month na, hindi ka pa tinatawagan. Sabi nga rin Solomon, habang nag-aantay ka ng tawag, edi magbungkal ka ng lupa.
maging productive ka dun sa mga araw na hindi ka pa tinatawagan. Ganun ang dapat natin ginagawa. Magtanim ka sa bakuran, magbungkal ka ng lupa, magtinda ka ng banana queue, magreseller ka ng paninda, huwag tatambay ng tatambay. Dapat nagiging productive tayo sa buhay na ito. Para ma-achieve natin yung mga basic necessities natin. Para makuha natin yung mga pangangailangan na hindi natin makukuha yan na nakatunga nga lang tayo. So sabi ni Arisol, habang nag-aantay ka, gumawa ka. Verse 26. Sa mga tupa, kinukuha ang ginagawang kasuotan. At ang pinagbentahan mo ng iyong kambing, maaaring ipagbili sa ng bukid. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, sa pagkain ng pamilya mo at mga katulong sa bahay. So yung basic necessities natin, nakukuha natin doon sa mga hanap buhay natin. Sabi niya, meron kang mga hayop, yung kasuotan mo, nakukuha mo ron. Yung wool ng tupa, ginagawang damit. Yung gatas ng kambing, sabi niya, yun naman ang iniinom ninyong mag-anak para sa inyong food. So, ganun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Yung basic necessities mo, damit at saka pagkain, nakukuha mo doon sa mga alaga mong hayop. Kaya bantayan mo yan, alagaan mo silang mabuti dahil sila ang nagsusupply ng mga basic needs mo. Diba? Kaya dapat ganun ang ginagawa natin. Ano? At higit sa lahat ang sabi niya, yung mga pinagbentahan mo ng kambing, mga alaga mong hayop, ibili mo ng lupa. Para ano? Para tamnan mo. Anong ibig sabihin niya rin sa Lumon? Very systematic ang kanyang pagtuturo. Sabi niya, yung damit nyo, yung gatas, yan yung kinukuha nyo para sa mga basic necessities ninyo. Pero yung mga pinagbentahan nyo ng kambing, ibili mo ng bukid para mapagtamnan mo pa. In other words, pinagugulong ang pera. Nakita niyo yung karunungan ni Haring Solomon? Galing-galing, ano? Sabi niya, yung gatas, inumin nyo para may pagkain kayo. Yung wool ng tupa, gawin yung damit. Yung balat ng mga hayop, gawin yung damit. Sabi niya, yung mga pinagbentahan mo ng hayop na alaga mo, bumili ka ng lupa. Angin mo naman ng lupa, syempre para magbungkalin mo, tamnan mo ng punong kahoy, ng mga gulay, ng mga prutas, na magpuprovide ulit ng mga basic necessities mo sa buhay. So in other words, pinagugulong ang pera. Yan kasi ang problema sa ating mga Filipino. Diba? Kaya tayo lalong naghihirap . Yung ibang mga tao, yung mga dayuhan sa ating bayan, mga business-minded. Tayong mga Filipino, mga gastos-minded . Pag nagka-pera, walang inatupag, hindi gumasta. Ganun ang ginagawa natin. Marami kasing tao, binigyan ng pagkakataong gumanda ang buhay, makapagtrabaho abroad, magkaroon ng magandang sweldo, magkaroon ng magandang business, pero sinayang dahil hindi siya marunong humawak ng pera, hindi marunong magpagulong ng pera, ang alam lang niya gumasta. Kaya sabi ni Haring Solomon, riches do not endure forever. Bantayan mo yan, tingnan mong mabuti. Yung ganda ng buhay natin ngayon, kung meron man, diba, kung may pera kayo ngayon, meron kayong magandang trabaho, may maganda kayong sweldo, hindi yan nagtatagal. Pwede yung mawala sa isang iglap. Pwede yung mawala sa isang pagkakamali. Pwede yung mawala sa isang bisyo. Lahat ng yan pwedeng mawala sa ating pong mga buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon, tingnan mo, bantayan mo. Pagmasdan mong mabuti ang iyong mga ari-arian, para mapangalagaan mo at hindi ka maghirap sa bandang huli ng iyong buhay. Tandaan mo, sabi ni Haring Solomon, hindi namamalagi ang kayamanan. Temporary lang yan. Huwag yan ang sobrang pag-ubusan ng panahon dahil sa isang iglap, pwedeng mawala yan at iiwan tayo ng mga kayamanan na yan sa ating pong mga buhay. For riches do not endure forever. Let's pray.
Lord, salamat po sa inyo pong mga salita na muli po'y aming pinagsalusaluhan, binigyan ng pansin sa aming pong mga buhay upang kami ay hindi lang basta matuto, kundi patuloy na mabigyan po kami ng mga panuntunan na pwede po naming lakaran sa pang-araw-araw po naming mga buhay. Tunay po, Panginoon, ang kayamanan ng mundo hindi magtatagal. Yung yamang meron po kami ay hindi magtatagal. Lahat ng ito ay subject para po mawala sa aming po mga buhay. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy po naming hanapin ang blessing po ninyo at mapanatili namin ito sa aming po mga buhay upang hindi po kami iwan at patuloy kaming sumagana sa aming po mga buhay. Muli po, Panginoon, samahan niyo po kami sa bawat araw ng aming mga buhay at kung meron po rito na meron pong dinaramdam sa kanilang katawan, may mga karamdaman sila, i-bless po ninyo sila, Panginoon. Ano mang nagpapahirap sa kanilang buhay, samahan niyo po, tulungan niyo po sila, huwag niyo po silang pababayaan. At sa pamamagitan ng aming pong panalangin ito at pagsasama-samang ito online, patuloy po na nagdulot kami ng kaligayahan sa kanilang buhay. Muli, ito ang prayer namin, Jesus' mighty name. Amen.